So, nandito kami sa hospital. Wala kasi talaga kami makitang ibang pedya na mag-check up sa kanya. Sobrang kailangan niya talaga matingnan dahil ilang days na talaga yung mga rashes na to. Ilang araw na nang sobrang taas ng lagnat, hindi talaga bumababa. At nagkakaroon na ng parang sobrang pula sa kamay niya pati sa mga sa mismong palad niya, which is sobrang kaba ko dahil isa to sa mga signs ng Kawasaki. So itatest siya at sana maging okay lahat ng lab test niya. Ang mga result sana naayos naman. Dahil sa mga signs and symptoms na lumabas sa kanya at mataas na lagnat, rashes, sobrang nagkaroon kami ng kaba na baka mamaya ito ay Kawasaki disease ulit. Kaya pinabuti na lang din ng doktor na ma-admit na talaga siya habang inaantay ang lab result. At habang nag-aantay kami sa resulta ng mga laboratory tests niya, sobrang kaba sa dibdib ko. Kaba na baka mamaya maulit muli. Sobrang nakakatakot na kasi. Ayoko na kasi siyang makitang mahirapan. O maisip na baka malagay siya sa kapahamakan. Tapos napakamahal pa ng gamot. Kaya sobrang nagpa-pray na lang kami ni Dada. Napakahirap sa isang inang maisip na magkakasakit o nagkakasakit ang anak niya. Ang hirap-hirap. Heto pa ang kinugulat namin. Hindi namin inaasahan to. Ang laking hamon ito sa amin. Talagang umiyak ako. Ang sabihin nang kailangan namin ma-isolate. Bakit may COVID ba kami? Kesyo nag-positive doon sa antigen ng anak ko. Which is hindi nilang paliwanag. At kailangan pa ng another swab test para lang masabing talagang positive or not. So ngayon kailangan namin ma-isolate at napakamahal sa isolation room. Mabi, nandito kami sa hospital dito sa Espinas kasi nila kaya nasinabi doon sa inyong naming video meron siya siyang lagnat at mga rashes at nagkaroon na kami ng pangamba nung magkaroon siya ng strawberry tang tinatawag at saka pamumula sa labi. So, unexpected lang is yung magbigay sila ng hindi, alam ko naman na may mga swab test na gagawin pero parang sa ngayon kasi tumututok na lang yung mga hospitals, doctors no, sa COVID. Pero hindi naman yun yung kaso na ipinunta mo doon. Although may lagnat, oo. Pero ipaprioritin nila talaga yung COVID. Kaya ang hindi ko lang magustuhan is nag-swab test sila sa bata na tinatawag nilang antigen. Tapos may lumabas din na result which is positive daw. Tapos positive na ano, sabi ko. So ilipad doon kami ng isolation. Kasi positive yung antigen. So, positive, pero hindi naman daw 100% na COVID. Pero sa point ako, guys, kasi hindi naman 100% na COVID. Bakit kami dadaling dun sa facility na may mga COVID? Sobrang mahal pa ng deposit na 2 beses yung niya sa amin. Una, 12,500. Tapos, paglipat ng isolation, 20,000. Uubos daw dito, guys, ng 20,000 per day. Imagine. Nang hindi ka naman positive sa COVID. Karet. Sa mga bito, tumawag na yung doktor kanina, sabi. Ayun na nga, negative naman si dengue talaga, tsaka
syempre, negative sa COVID and praise God kasi doon ako nilalabas sa ilang mukha. And sa Kawasaki, yun nga, positive siya sa Kawasaki ulit. At for delivery na yung mga IVIG na gagamit din para sa kanya, kailangan yun agad-agad na ibigay para stop na yung pagdudugo or pag ano nga, pulahan sa katawan niya. And binabangyangas natin dyan yung heart na hindi siya madadamay. So, ang sakit na naman na positive ulit siya sa Kawasaki. Sobrang kaba ko, sobrang nalalambot ako. Pero alam kong kailangan ko maging malakas. At nandyan si Lord para sa amin. So mga B, ano, yung negative yung result natin sa ano sa COVID o sa swab test, babalik na nila kami sa private room. So hi mga B, nandito na kami sa private room. Nag-usap na kami ng doktor. Bali kanina, ano, dumating na yung pagka-pharmaceutical ng IVIG. Yung IVIG na yun, yun yung ano, yun yung gamot ng mga may sakit sa Kawasaki disease. Which is pag ginamit ng pasyente, talagang makikita mo agad yung improvement. Unti-unti mo, wala talaga lahat mga mumula sa kanya. Based yun sa experience namin, yun ang 9 bottles yung nirequired sa kanya, depende po sa timbang ng pasyente. And, kaya lang, super expensive, super talaga, as in, kulang-kulang 200,000 yung kailangan para sa una yung ano, sa gamot, sa kabuuan, para makompleto yung gamot. Kanina, dumating yung Iskara Pharmaceutical for delivery na yung gamot ng IVIG niya na nirequest din ang doctor. Pero syempre, yung amount ay nilili na lang in 15 minutes lang dumating na siya dito. Kaya lang nasa isolation room ako, hindi ko siya maharap, hindi ako makalabas kasi bawal, di ba? So, hindi ko, through phone lang, makiusap ako kasi Saturday, so sarado ang mga bangko. Mag-i-issue sana ako ng cheque, kaya lang hindi niya kami pinayagan. So, nag-alok ako ng half payment. Tapos check yung half, kahit bayaran ko na lang ng cash ulit by Monday, kahit di pa nila ibigay lahat yung bottles, hindi naman pumayag. So, ganun kahirap. Alam mo na kailangan na yung bata kasi grabe na yung rashes niya, mga grabe na yung dati niya. So, gampulang ko na lang. So, syempre, gusto ko maagapan agad. Pero nagkataon talaga na close yung mga bato. At nabawasan na rin kasi yung perang hawak namin. Dahil for deposit pa lang, 2 beses, then lahat ng galaw mo cash, hindi nila, di ba before, ewan ko ha, siguro ganun yung protocol na ngayon. So bukod sa COVID, mas magastos kasi kailangan kang i-antigen, i-swab test, na aabot ng 10 mil lahat yun pa lang, plus isolation room na 4 night per day, plus 20,000 daw yung minimum na gagamitin dun sa room ng isolation per day. So, gano'n. So, syempre, malaki na rin nalabas namin kahapon. Hindi naman pwede rin na ma-empty kami dahil mayat na nga yung dating ng mga reseta, which is hindi nila, kahit meron akong deposit, hindi nila ginagamit yung deposit ko. Ewan ko, siguro para na lang sa room din para ibigay yung gamot, na ibang gamot. So, ang ginagawa ko, bibigay sa inyo ng reseta para bilhin mo. So, sa madaling salita, kailangan mo talaga ng cash. Ang hirap kasi ano, kahit alam mo na ginagawa mo lahat para kumita ka just in case whatever na kailangan ng pamilya mo,
lang pa rin. Especially, siyempre, pagka ganyan na yung situation. Hirap. Pero, thankful ako kay Lord kasi yung inihingi ko lakas ng loob, pinihingi niya. Kasi ilang araw ako talagang humulutok ng lakas ng loob. Panay-iyak ako. Bukas, awa ng Diyos, bibigyan natin yung gamot. Bibigyan ni Lord yung gamot. Nakailan siya tomorrow morning. First day battles na IBIG start na tayo tomorrow, Sunday. At sana pagkailan na ayos na fast recovery from being. Thank you. Parating na po yung mga vials ng IVIG. Para kumpleto na yung IVIG niya siya. So, piniprepare ko na yung pera. Kasi, pabayaran ko na. I-deliver na yun sa hospital. Ito mga bintay for 4 bottles at mas makakapag-start na. Thanks God. Kasi ito mo na yung kaya natin for today. So mga bintay, ito yung IVIG na kailangan ng Yesham. So 9 bottles, 9 na ganito yung kailangan niya. So dahil nga nakiusap ako na 4 lang muna, halos makapag-away pa ako kasi ayaw talagang dalhin dito yung 4. Anyway, salamat sa Diyos. So, piniprepare ko na yung pera kasi pabayaran ko na. I-deliver na yun sa hospital. So, 5 IVIG pa yung kailangan natin. So hopefully, maging normal po yung kanyang lahat ng findings sa kanyang heart. And I trust to God, alam ko na maging normal yung kanyang results to the echo. Grabe yung naging kaba ko. Nung ito to the echo na siya, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Natatakot ako, pero nagdadasal ako. Dahil naniniwala ako, hindi kayong pababayaan ng Diyos. Sana maging normal ang kanya today ko at wala pang nagkaroon ng problema sa puso niya. At salamat sa Diyos dahil alam ko, ililigtas niya ang anak ko. Kahit anong pagod, kahit anong hirap, magtsatsaga kami ng dada, magtatrabaho, mag-iipon para lagi silang safe, para lagi silang maayos. Kaya, maanak ko, mahal na mahal ko kayo. At pinupuri ko si Lord dahil naging normal lahat ng findings sa heart niya. Thank you, Panginoon. Purihin ka. Napakabuti mo sa amin. Ngayon, kung
kumpleto na ang gamot niya at normal pa ang naging resulta sa kadali ko. Salamat sa Diyos. Nabihin siya. So hopefully, this is our last day today kasi normal naman yung kanyang to the echo. So, kinukomplete na lang namin yung IVIG. Sabi naman, doctor, after that, pwede na kaming muwi. Maybe tomorrow morning, early in the morning. Kasi yung IVIG niya siyang matatapos siya ng 11 PM. So, alanganin yung oras. Kaya, ganun, tomorrow na lang kami uwi. But today is our... yes. 6th year wedding anniversary namin dada. Ayan, nag-aayos ako. Kasi bukod na sila dito. So, yan. Kaya siyang is look so pretty today. South Mall. Nag-date kami saglit. Red ha? Why? Because it's finish already. Yes. So van na sa. So we're gonna sleep now, but maybe just a little while. Very good. So you feel better now, na? Yes. So say thank you sa mga sa mga nag-love sa'yo and nag-pray. Thank you for praying me and for all the help. Yes. Thanks for helping me, Dad. Tomorrow I'm gonna be so happy because we're going home because she missed Kuya and Thomas. So this is the IVIG. So, ngayon po, tapos na po ang IVIG niya siya. And thank God, kasi na-produce, no, yung pambili ng IVIG. Thank God, dahil wala talagang imposible kay Lord. Kahit napakamahal ng gamot, hindi talaga namin alam paano pagkakasyahin yung perang meron kami. Kasi hindi lang naman IVIG yun, guys. Kahit may mga, syempre may bills pa, may room, na binabayaran, tapos yung everyday na gastusin sa mga gamot kasi cash lahat, and isolation, swab test, and everything. So mga B, we are very excited na kasi by tomorrow, pwede na kaming umuwi. So para po sa mga mami, just to be clear, very clear lang, mag-review po tayo, no? So, ulitin po natin, ang signs and symptoms na lumalabas kapag merong, or kung suspected Kawasaki disease,
ang isang pasyente o ang isang bata is high fever, hindi bumababang na talaga, at nagkakaroon po sila ng rashes. Huwag niyo po kakalimutan niya, nagkakaroon ng rashes, nagkakaroon ng pamumula, na sobrang pamumula sa labi, nagkakaroon ng sugat-sugat yung gilid, nagkakaroon ng strawberry tongue o yung parang pulang-pulang dila na parang may nakalabas na parang tusok-tusok. And then nagkakaroon din sila ng parang bukol dito at pamumula rin sa kanilang mga mata. Kasi nga po, ang Kawasaki disease po ay isang sakit na tumatama sa mga bata. No, based on research, tumatama ito sa mga bata 1 taon hanggang 10 taon. So, ito ay unknown viral infection, pero ito ay very rare. Magsabihin po, mga mami, hindi talaga ganun karami yung tinatamaan ng Kawasaki disease. So, kung may manifest na ganun mga symptoms, ang bata ay kukuwanan po ng CRP at ng platelet. At kung lalabas sa resulta is mataas, so yun, mag papositive po sila sa Kawasaki disease. And then ang treatment po ng Kawasaki disease, don't worry po, gumagaling po ang Kawasaki disease. Gagaling siya kasi kailangan i-boost yung immune system dahil ang Kawasaki ay kinakailangan po ng IVIG. Kaya lang, ang IVIG ay sobrang expensive po. Sobra. Sobrang mahal. Pero once naman po mabigyan siya niyan, yung first 3 po na mabigay sa bata, magtutudie ko po ang mga doktor natin. So, bakit kailangan matudie ko, no? Sisilipin ang puso, sisilipin ang coronary, no? Kung affected na ba? Kasi isa to sa mga ugat, no? Ugat na dinadaanan din ng dugo. So, isa sa pinakakinakatakutan ng nagkakaroon ng Kawasaki disease is yung madamay ang puso. Kaya nga po, mabilisan, kailangan mabigyan po ito agad ng gamutan. Salamat sa Diyos, uuwi na siya siya. Huwag nang babalik na ka. Ilan taon ba siya kung dati na IVIG? 2 years old. Natin na-celebrate ng ganun kasi ang anniversary natin. Masaya ako dahil maayos na ang anak natin. Maayos na ang lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siya ang naging sentro ng ating relasyon. Nagpapasalamat din ako dahil ikaw ang napakasawa ko. Dahil lagi mo ko sinusuportahan sa lahat ng pangarap ko. Dahil sinasamahan mo ko magtiyaga at magsipag, mag-ipon para sa atin, para sa ating mga anak. Masaya ako dahil nairaos natin ang lahat ng problemang ito. Magpapasalamat ako sa Diyos dahil lagi niya tayong ginagamayan. Happy anniversary, Dad!